Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay si Dr. Misael Cruz, isang radiation oncologist ng Central Luzon Integrated Oncology Center dito po sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center. Ako po ay magpapaliwanag sa araw na ito tungkol sa kalagahan ng nutrisyon sa mga may cancer. So, sasagutin ko po ng maigi kung ano yung naitutulong ng nutrisyon sa mga may cancer. Ang tamang nutrisyon po ay mahalaga sa isang cancer patient kasi ito po ay tutulong para mas magaling pagresponde ng katawan sa paggagamot, kukonte o mas maiwasan yung mga side effects. At the same time, para po mas maganda yung recovery pagkatapos po ng paggagamot ng mga iba't ibang uri ng gamutan sa cancer patient. Ang mga tamang pagkain na sinasabi po namin, mga oncologists, sa mga cancer patients habang nagagamot or kahit bago maggamot, iba-iba po. Depende kasi dun sa kondisyon at diagnosis ng isang pasyente. May mga bukol po kasi na talagang may kinalaman sa kailangang kainin at may kinalaman yung kinakain mo kung bakit nagkaroon ka ng bukol. Isang ehemplo po dyan ay ang colon cancer. Kadalasan po ito ay nauugnay sa mga kinakain nating mga processed food, mga nasunog na pagkain. Siyempre po, yung pag-inom ng alak at sigarilyo. Para maiwasan ang mga bukol sa colon, iwasan po natin yung mga pagkain gano'n. Pag meron ka ng sakit na colon cancer, mas maganda po kung iwasan mo na talaga. Hindi mo lang siya bawasan kung di iwasan mo na yung pagkain gano'n. Sa mga meron namang bukol sa breast, wala namang diretsyong kinalaman ng pagkain, kundi isang party po siya kung paano may iwasan bumalik at magkaroon ng breast cancer. Wala talagang eksaktong pagkain na pwedeng iwasan or bawal sa isang tao na walang bukol. Kundi babalik tayo dun sa pinaka-basic na sinasabi, lalo na po ng mga eksperto sa nutrition, na kailangan balanse lahat. Unang-una po dito is kailangan yung pagkain nyo iba-iba at hindi sumusobra. So pwede pong kainin lahat. Although alam naman po natin, yung mga dumaan sa mga proseso ng pagkain at hindi sila natural, tinatawag na hindi healthy food. So may mga healthy food, yun po yung mga organic or naturally prepared. Tulad ng mga gulay na binibili sa palengke at niluluto nyo sa bahay. Pero po yung mga canned goods or mga sausages, yung mga ganun, pwede pong kumain doon. Kaya lang hindi po kailangan parati at hindi sumusobra. Pag nawalan po kayo ng gana, ano yung mga rason kung bakit wala silang gana kumain? Una, pwede pong dahil dun sa side effect ng gamutan. Pangalawa, dahil sa bukol mismo. Pangatlo, dahil sa psychological effect na meron kang bukol. So kung malalaman po natin kung bakit nagkakaroon ng walang gana, alam natin kung paano natin masosolusyonan yun. Sa madaling paraan, marami pong binibigay kami ng mga pampaganang kumain. Kaya lang, kung ang rason dahil sa paggagamot, kahit anong bigay mo ng mga pampaganang kumain dahil wala kang panlasa, wala kang laway, dahil sa radiation kunwari, kasi ginagamot ka dito sa ulo, eh talagang di naman po tatalag doon. Ang gagawin naman doon is bibigyan ka ng supplement, yung tinatawag ko pagkain or pagkain gamot, para na mapalitan yung kulang nyo sa pagkain. Sa mga may bukol sa baga, kadalasan po isang sintomas nila yan na nawawala sila ng ganang kumain. So dahil alam natin yon at hindi naman nagsusuka yung pasyente, sa tamang pagpapaliwanag ng doktor dun sa pasyente, malalaman niya at lalakas yung loob niya na pipilitin niyang kumain. Siyempre po, hindi naman ibibigay namin lahat sa pasyente yung trabaho na dapat kumain ka, dapat inumin mo to. Normally po, yun yung nangyayari sa bahay. Eh kung hindi kasi nila naiintindihan yung nangyayari sa pasyente, ang mangyayari lang doon is maiinis lang yung pasyente. So, encourage lang po natin, sabihin po natin na kailangan niyang kumain, ang malaking tulong is yung sarili niya. Kasi doon po magagaling yung gana niyang kumain. Pag nagpatalo tayo doon sa sintomas ng bukol, eh talagang tuloy-tuloy yon na matatalo tayo. Pero dahil naiintindihan natin na isang sintomas pala yun na pwedeng labanan,
para mahinto yung paglaki at pag lawak ng epekto ng bukol, eh syempre po isang gamot yung pagkain doon.